Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Alam niyo ba ang kakaibang turo pagdating sa pag-aaral ng Biblia? Pagamat wala na siya ay nanatiling buhay ang kanyang turo na ipinaturo ng Diyos. Isa sa pinakatanyag na mga ngaral ngayon sa ating panahon, nagsasalita siya ng salita ng Diyos na walang labis at walang kulang. Ang katotohanan sa Biblia ibinunyag para lubusang maintindihan ng mga tao na gustong bumalik loob at tahakin ang landas na matuwid tungo sa kaligtasan sa parating na gantimpalang inihanda ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo ba, anong programa ito? Ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang isasagot. Ay kilala rin bilang ang Dating Daan. Ang Bible Exposition ay isang programa sa telebisyon na ipinalalabas sa Pilipinas na pinangungunahan ni Bro.Eli Soriano, na mapapanood din sa programang Ang Dating Daan. Ito ay pangreliyon. Pinapalabas ito araw-araw sa UNTV 37 at sa Top Channel, at napapakinggan naman ito sa estasyong UNTV Radyo La Verdad 1350 sa radyo. Ano ba ang Dating Daan? Ang Dating Daan ay isang palatuntunang pangradyo at telebisyon na nagtatampok ng pagtalakay at pagsusuri ng mga usaping panrelihiyon Kristiyano. Kilalang host nito si Eliseo Soriano, ang presiding minister ng grupong Members Church of God International at host ng iba ang katulad na palatuntunan tulad ng Itanong Mo kay Soriano, Truth in Focus, Biblically Speaking, at Bible Guide. Kailan nagsimula ang programa na Ang Dating Daan? Sinimula ng palatuntunan noong taong 1980 sa estasyong pangradyo na DWWA at noong 1983 sa telebisyon sa IBC 13. Napatigil ito sa ere ng telebisyon subalit muling nagbalik noong mga huling yugto ng 1980. Ipinatigil din ito ng MTRCB dahil sa reklamo ng Iglesia ni Cristo ukol sa pagsabi ni Eliseo Soriano na ang kanilang samahan ay Iglesia ni Manalo. Subalit sa pagpasok ng dekada 1990, ito ay napanood sa mga himpilang IBC 13, ABS-CBN isang espesyal na kabanata lamang, RPN 9, SBN 21, RJTV 29, PTV 4 at sa kasalukyan sa UNTV 37. Saan ba ipinanganak si Bro.Eli Soriano? Si Eliseo Fernando Soriano ipinanganak noong April 4, 1947. Kina Triunfo Soriano at Catalina Fernando sa lungsod ng Pasay, Metro Manila. Siya ay ikapito sa walong magkakapatid. Sino ba si Bro.Eli? Sa kanyang kabataan, si Eliseo o Eli ay mahiyain at ayaw halos humarap sa tao. Sa kadahilanang ito ay palagi siyang tumatakas sa kanyang mga guro sa klase. Bagaman mahiyain, ang batang si Eli ay matalino. Ang kanyang mga magulang ay nahikayat siyang mag-aral ng mabuti. Napatunayan niya ang kanyang katalinuhan sa pagkakamit ng mga pinakamatataas na marka ng isang estudyante sa kabuuan ng kanyang pag-aaral sa mababang paaralan. Sa pagtungtong niya ng high school, si Eli ay naihalal na pangulo ng konseho ng mga estudyante. Siya ay palaging naaatasan bilang katulong ng punong guro. Kung ang ibang guro ay wala, kinukuha rin niya ang tungkulin bilang pansamantalang guro ng kanyang mga kamag-aral kahit na sa mga nasa mas mataas na antas. Paano ba nagsimula at kung paano ginising ng Diyos ang kanyang damdamin? Ilang araw matapos ang kanyang 17th kaarawan, dinala si Eli ng kanyang mga magulang sa pagkakatipon pagsamba sa lokal ng Pasay. Sa narinig niyang pangangaral ni kapatid na Nicolas Perez, ang nakadestinong manggagawa noong panahong iyon, ukol sa tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Naniniwala siya na ang ipinangaral ni kapatid na Perez ay totoo at siya ang isinugo ng Diyos upang mang-aral ng salita sa sangkatauhan. Matapos marinig ang pangangaral ni kapatid na Perez, siya ay nagkaroon ng interes sa Biblia at nagsimulang magsuri. 3 buwan bago ang kanyang pagtatapos sa paaralan, nagdesisyon siyang tumigil sa pag-aaral at iukol na lamang ang kanyang panahon sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay hindi nakatapos sa mataas na paaralan. Hindi naglaon, nakiusap siya kay kapatid na Perez na mabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kung sana ang kanyang mga magulang at kapatid ay 6. Noong April 7, 1964, sa edad na 17, siya ay binautismuhan sa Sineguelasan, Bacoor,
Cavite sa ganap ng hapon. Sa kanyang pagnanasang makapaglingkod sa Diyos, si kapatid na LA ay dumaw sa klase ministerial ng mga manggagawa sa ilalim ng pagtuturo ni kapatid na Perez. Sa awa't tulong ng Diyos, siya ay naging ministro ni Kristo at inilaan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa iglesia upang may palaganap ang kaharian ng Diyos. Si kapatid na LA ay nagpasimulang magpulong sa Guagua, Pampanga. Ang gabi-gabing pagpupulong ay nagbunga ng 33 bagong kapatid, kung kaya't nagpasimula ang lokal ng Santo Kristo, ang unang lokal sa Pampanga. Ang probinsya ng Pampanga ay naging unang dibisyon sa iglesia, kung saan si kapatid na LA mismo ang nangangasiwa. Siya rin ang nagtuturo sa ibang mga manggagawa sa dibisyon. Sa mga debate, si kapatid na LA ang inaatasan ni kapatid na Perez upang patunayan ng tunay na pananampalataya at katuruan ni Kristo laban sa ibang mga pastor, ministro at pari. Siya rin ang katulong ni kapatid na Perez sa paggawa ng mga paksang aralin na itinuturo sa klase ministerial ng mga manggagawa. Noong 1969, pinagkalooban ni kapatid na Perez si kapatid na LA ng ID na may titulo bilang ministro, isang katunayan ng kanyang mahusay at matiyag ang paglilingkod sa iglesia bilang manggagawa ng Diyos. Walang ibang manggagawang nabigyan na kaparehong katunayan bilang ministro. Noong 1975, si kapatid na Perez ay namatay na walang pinapatungang kamay bilang kapalit na tagapangasiwa ng iglesia. Sa mga sumunod na buwan, si kapatid na LA ang gumagawa ng mga paksa na itinuturo sa mga kapatid upang sila hindi mawalan ng pag-asa. Iniisip ng mga kaanib na si kapatid na Perez ang gumawa ng mga paksa bago siya namatay. Alam naman ng karamihang mga manggagawa na si kapatid na LA ang gumawa ng mga paksa. San gayon sa alituntunin ng Securities and Exchange Commission, SEC, sa Pilipinas, ang pangkalahatang kalihim ng samahan ang pansamantalang mangangasiwa hanggang sa panahon na maghalal ng isang tagapangasiwa. Noong 11 ng Hulyo hanggang 1975, ang kapulungan ng mga nangangasiwa ng iglesia, kasama ni kapatid na LA ay lumagda sa kasunduan na si Levita Gugulan, kagaya ng nakasaad sa batas, ang pansamantalang hahalili bilang tagapangasiwa. Subalit ninasa ni Gugulan na maging tagapangasiwa ng iglesia ng lubusan na labag sa banal na kasulatan. Ang babae ay hindi pinahihintulutan mangasiwa sa bayan ng Diyos ayon sa Biblia. Sa kanilang paniniwala na ang samahang dating pinangangasiwaan ni kapatid na Perez ay lumihis na sa mga aral ng Diyos, si kapatid na LA, kasama ng mga matatanda sa iglesia, ay umalis sa grupong pinangasiwaan ni Gugulan. Karamihan sa mga matatanda na sumama sa kanya ay sumaksi na narinig nila kay kapatid na Perez na mahigpit na ipinagbabawal sa Biblia na mangasiwa ang babae sa iglesia ng Diyos. Kailan nagsimula ang MCGI? Noong 30 ng Marso hanggang 1977, inirehistro ni kapatid na LA ang samahang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus Haligi at Saligan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas. Ginamit ni kapatid na LA ang salitang saligan dahil sa katumbas nitong salita sa Griego na hedreuma at hindi suhay na ginamit ng samahan ni Gugulan. Sa Bibliyang Griego, ang hedreuma ay nangangahulugang saligan at hindi suhay. Noong 13 ng Enero hanggang 2004, inirehistro ni kapatid na LA ang Members Church of God International, ang pangalan ng ginagamit ng samahan sa kasalukuyan, bilang tugon sa dumaraming bilang ng kaanib sa ibang bansa, Pilipino at hindi Pilipino. Sa kabila ng mga pag-uusik ng ibang samahang panrelihiyon, ang iglesia ay nananatiling matibay. Noong 1980 ay nagtala kay kapatid na LA Soriano ng kanyang sariling programa sa radyo na ang Dating Daan. Ang Dating Daan ay unang naisahim papawid sa DWWA 1206 kHz, pagkatapos ay sa DWAR, DZME, DZMB, DWAD, DZRD, Guan, DZXQ, at sa ibang lokal na estasyon sa buong bansa. Si kapatid na LA ay inanyayahan rin upang sumali sa DZBB sa programang This is Manolo and His Genius Family.
Ang ibang kasama sa programa ay sina Bert Valinton and Domingo Falimino ng Iglesia Sabadista, Manuel Manzanilla ng Saksi ni Jehova, Agustin Tabunyer ng Iglesia Espiritista, Ani Santiago ng Iglesia ng Diyos Espiritu Santo, Jess Patricio ng Iglesia Romano Katoliko, Tidy ng Bahay Faith, Miguel Insiong ng Iglesia Espiritu Santo, Severino Terrell, isang tagasunod ni Dr. Jose Rizal, Romula Aldana, Mr. Kempais, Resti Policarpio, Alden Tagumpay, at Rudy Natividad. Sa magkakasunod na 3 taon, si kapatid na LA ay nakatanggap ng parangal bilang pinakamahusay ng ministro na parangal na ibinibigay ng Genius Family. Walang ibang ministro na ginawaran ng parehong parangal maliban sa kanya. At ito ang katotohanan na dapat nating tanggapin na sa ating buhay na tayong lahat ay walang ligtas sa kamatayan na inihanda ng Diyos para sa atin, nabatid nating na lahat ang matibay na pananampalataya ni Brother LA sa Diyos at magpapasalamat tayo sa Diyos na ibinigay niya si Brother LA para sa huling aklat para mabuksan ang katotohanan. Si Eliseo Fernando Soriano o mas kilala sa tawag na Brother LA o kapatid na LA ay tinawag na ng Diyos noong 10 Pebrero hanggang 2021, ay ang lingkod pangkalahatan, overall servant, ng Kristiyanong Samahan na Members Church of God International na nakabase sa Asia. Patuloy kaming manonood at makikinig sa programang Ang Dating Daan, may God bless sa ating lahat. Dadako naman tayo sa panonood dito sa Manila Bay Reclamation Project Seascape Village Pasay City. Sobrang lawak na ang kanilang nagawa, halos mabuo o na ang isang malaking isla na malapit sa Sofitel. Para sa tuloy-tuloy na pag-update mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel ang Magpasikat Vlog.